Hello guys, welcome back to my channel, Kuya Renz TV. Ang inyong lingkod po, Kuya Renz. Ako nga pala yung babalik kasi dahil sana ipanangako ko dati na gagawan ko ng review ang nabili kong smart TV. Ito po isang 55 inches inches UHD TV na may magandang feature na papakita ko sa inyo. Ito kagaya ng supported siya ng isang feature na casting. Ito po ang casting po ay kaya niyang i-receive ang ikakas mo na video na galing sa cellphone mo. So para kang nag-select ng songs na kakantahin mo na ma-view mo doon sa smart TV mo. So ganito ang feature na smart TV na to. So may mga lumabas dati na mga model ng LG TV na mirroring ang features. So ang mirroring naman ay kung ano ang makikita mo sa cellphone mo, ganun din ang lalabas sa smart TV mo. Pero ang smart TV na nabili ko noong 2020 is iba. So ang feature niya is kung magse-select ka ng kanta, ipapakita niya doon, ipi-play niya doon sa smart TV mo. At pwede mo pa rin gamitin ang cellphone mo kahit nagpi-play na ang song na nasa smart TV mo. Ito ang kagandahan sa smart TV na nabili ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagka-karaoke na gamit ko lang ang cellphone ko at walang gamit na karaoke player. Kung bago lang po kayo sa channel na to, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga content na gagawin ko. So, tingnan po natin kung paano ko sinet up ang karaoke set ko. Okay, simulan na po natin. So, naka-on na po ang TV ko pero minute ko lang kasi para hindi siya maingay. So, hindi pa naka-on yung LG speaker ko. At saka, tingnan natin kung paano ko kinonek yung port sa likod. So, actually, ang smart TV ko is may auxiliary port siya sa likod. Yan. May dalawang auxiliary yan. So, pero meron din siyang dalawang HDMI. May dalawang HDMI din. At saka may port sa RJ45. Pwede rin yung sa wire sa internet. May wire para sa internet yan. Yan. Yan o. Ito. Ito yung pwede mo nang lagyan ng internet connection din yan para sa RJ45. So, direct sa router mo, pwede mo i-connect yan kasi Wi-Fi na siya. At saka ito rin. HDMI may tatlong HDMI at saka may dalawang USB port at saka may dalawang audio output at saka ito auxiliary, dalawang auxiliary at saka sa antenna. So ang ginamit kong audio output is ang optical. Nasa ilalim na yan, o optical na ilalim. Diyan naka-connect ang optical audio output. At saka, may binili ako na converter. Itong converter na to is nabili ko sa Lazada. So, ito yung optical na optical connector doon sa smart TV. Patungo dito sa adapter. At saka, ito naman ang USB power. So, ito ang power niya. Power source niya to. So, ito lumalabas na ang from digital into analog. So, dito may kukonek yung dalawang wire na pang sa auxiliary. So, ito yung white at saka pula na output. So, kung anong kulay nito, ganun din ang kulay nung sa dulo niya. So, i-connect mo siya doon sa likod sa LG speaker. So,
So itapat mo lang kung anong kulay. Kung pula siya, pula din ang i-connect mo. Kung white siya, white din ang i-connect mo. Kahit na saan na auxiliary port, pwede yon. Tapos, i-select mo siya dito sa speaker mo. So ngayon, i-on natin ang speaker. So yan. Naka-on na ang speaker ko. So, i-set up natin na nakalagay siya sa auxiliary 2 kasi yung dalawang auxiliary wire ko naka-connect siya sa auxiliary 2. Dalawang auxiliary kasi sa likod. So auxiliary, press mo lang itong F function. So CDSP auxiliary 1, so auxiliary 2. Yon. As the dome continues to grow, so lumabas ang start to dapple the lower buildings. Lumabas ang sound galing sa TV. Kahit naka-off siya. So lumabas siya sa speaker. Ganun lang 'yon. So papakita ko naman sa inyo kung paano ko sineselect ang karaoke songs. So kunin natin ang remote control ng smart TV. So press natin ang home. So makita natin may Netflix, may YouTube, may Facebook, may marami pa. So balik tayo sa YouTube. Yun, nasa YouTube na tayo. Yun. So pipili tayo ng kanta gamit ang remote. Pwedeng remote ang gamitin. Pwedeng remote ang gamitin. Pili natin ang Kenny Rogers. So, maraming kanta sa YouTube. Halos lahat ng kanta sa YouTube meron niya. Ito. Kenny Rogers karaoke. Select natin. So, may advertisement na siya. So, skip lang natin. Pwede na. Start na tayong kumanta. So, ngayon, nasabi ko kanina na pwedeng gamitin ang phone mo na parang controller sa mga kantang isi-select mo. So, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko isi-select ang kanta, ipapasa ko ang kanta papunta sa smart TV. So, ganito lang yun. So, i-screen recording ko na lang sa cellphone ko. Yan. So, bubuksan natin ang YouTube. So, siguraduhin nyo lang na ang cellphone mo at ang smart TV, isang connection ng Wi-Fi ang na-connect nila. So, isang network lang sila para mahanap ng cellphone mo ang smart TV. So, ganito. Open ko ang YouTube. Ayan. So, hanap tayo ng mga kanta. There's no easy. Try natin. There's no easy way. Okay. Ngayon, i-click natin ang There's No Easy Way na kanta. So, nag-play na siya. Ibang kanta yan, Crazy. At saka, ibang kanta sa Smart TV, ibang kanta din dito sa cellphone ko. So, ang gagawin natin, i-click natin ang video at i-click natin ang merong icon sa ibabaw na ito, yung casting. Yun. Pinrest ko na. Tapos, select mo yung Smart TV.
yun, nag-play siya sa TV. Ang kagandahan nito is, pwede ka nang mag-select ng kanta na kahit hindi pa tapos ang kanta na nasa Smart TV. So, balik ka ulit sa YouTube, hanap ka ng bagong kanta na ipapasok mo. Well, ito pa rin, Kenny Roger, ipapasok natin yan. So, nakalagay siya. Ay, hindi, crazy. Ito pa lang crazy. So, papasok natin yan. Huwag nating pindutin ang play. Kasi pag ipi-play mo siya, sasapawan niya yung kantang nakalagay na doon. So, ang pipindutin natin is add to queue. Add to queue na lang siya. So, i-add to queue mo lang. So, naka-reserve na ang kanta. Ito. Nandito na siya. So, kung gusto mo nang palitan ng kanta, pwede rin. I-click mo lang ang Kenny Rogers. Yun lang. So, pag ganyan may advertisement, i-skip mo lang para pwede mo nang kantahin. So, 5 seconds lang man yan. Okay na. Bagong kanta na naman. So, hanap ka ulit ng ibang kanta. So, ganito. Balik ka sa YouTube. Karaoke. Karaoke songs. Oh, ito, Having You Near Me. Ayan. Add to queue na naman. So, andito na siya, naka-reserve na siya. Having You Near Me. So, sunod-sunod na yan. Pagkatapos ng kanta na yan, Having You Near Me ang susunod na lalabas sa Smart TV.